ano yung mga kanapatid, no? Eh, ngayon po, aalis ako. Pumunta ako sa Nutrena. Bibili ako ng patuka. Naubos na yung patuka ko, eh. Eh, babiyahe tayo ngayon para makita niyo yung tindahan ng patuka, na malaking tindahan. Ah, meron tayong discount dun kasi member ako ng MMFC. Kaya ng member kasi binibigyan kanila ng discount. Kaya doon ako lagi bumibili. Mabait yung may-ari, baka pakikilala ko sa inyo kung nandun. Sige po. Kalapate din po siya. Kaya makikita nyo yan. Napakalaki ng kanyang pulungan. Oh, ito mga kalapate, ito yung may-ari ng Nutrena na poultry supply. Oh. Eh, pag bumili kayo sa kanya, napakamura po. Eh, matagal ko na po siyang kaibigan. Eh, hindi pa siya nangangalapate. Kaibigan ko, sugit na siya. Ito po yung kanyang look, oh. Ang laki, oh. Siya po si Melchor de Asis, ha? Nakasama ni yan na ni Koopman, Gerald Koopman. Nakikita niyo sa video, nandun siya. Siya po yung nagpauwi ng Basko. Hindi, yung Basko Batanes, nakapagpauwi siya. Sa pinalag na nakapagpauwi ng kalapate. Champion po siya. Kaya magaling po itong mga lapate. Mahusay po siya. Saka pagka may kailangan kayo tungkol sa patuka, siya po, lapitan nyo. Bibigyan kayo ng discount niyan. Yan po. Nutrena po. Food supply. Mga dispek, medyo magigil pa dahil bagong lipat ng yung mga ibang item niya dito, eh. Ito yung mga pisa ngayon. Ito yung lagalag breeders, no? Yan. 33 pesos po yan sa itong lagalag flyers naman. Ito yung mga individual seeds nila. Kaya ito, may mga iwalay kasi. Ito naman, ito yung maxi flyer. Maganda rin to, maganda yun. Marami rin gumagamit ito. Saka itong mga pigeon flyer, gawa ito ng Nutrena rin. Saka itong breeder nila, talagang 37. Mura lang, pero maganda rin pang-breeder yan. Saka itong mga, ito, meron din ito, yung maxi flyer, medyo may kataasan ng konti. Pero mura pa rin kung ito kumpara sa iba. Ito yung mga binili kong mga item sa kanila, no? Eh, wala na. Naubusan na ako, eh. Kaya bumili na ako. Sa order ako ng mga feeds, nagpa-mix ako. Kasi maganda yung patuka rito. Nililinis nilang mabuti. Ito, ah. Kapagana natin yung mga patuka ko. Kasi medyo marami, kaya na kailangan, lagay natin sa sakyan. Ito, bumili na rin po akong mga klase-klase niya. Mga kailangan ko sa, mga mineral yan. Mga mineral po yan. Kaya, okay. Pauwi na po tayo. Hindi po, biyahe na tayo. Pauwi. Okay po.
Bali, ito yung ideal black. Ito maganda to sa ano, mataas ang mineral nito. Ito yung papakain natin. Ang gagawin natin, durugin muna natin to. Dinudurog ko to. Ayan, ganyan po, durug. Dudurugin yan. Pag nadurog na yan, yung papakain natin sa mga kalapate. Yan, kita nyo, durog na. Yan. Gusto-gusto ng kalapati to. Yan, bibigyan niya yan. Tapos ito po ay ito yung sabi mixed grits. May kalaba, may redstone, may mga corals, no? Pero itong binili natin, naka-separate na yan. Ito naman yung tinatawag na corals. Pero ano na to, malinis na malinis po yung corals yan. Galing sa dagat po yan. Kapakain din natin, akit tayo sa taas. Gutom na. Gusto nang kumakain. Nalagyan natin ng... Pero kulang pa rin to. Yung pitong lalagyan na yan. Kulang pa rin yan. Ayan. Kulang pa ng talaba yan. Saka yung... Sa mga aligyan. Kulang pa dyan talaga sa kayong mga lupa, mga red soil. Ayan. Nakahiwalay ito eh. Matagal ko na ano, medyo parang may mga parang kinakain nung ano eh, anit. Mga puto. Tinisin natin. Nahalo natin doon sa pits na binili ko. May mga sapal pa kasi oh. Saka medyo, ayan oh, maraming ano siya oh. Parang ipa-ipa. Nililinis ko. Yan. Nilipat natin doon sa lalagyan para lang. Kasi kailangan kasi nililinisin natin eh. Kasi nakakabawas timbang din yan, lalo na kumakain nila yung mga ganito oh. Pagkat nung nagutom na kasi kalapate, hindi minsan, hindi na nila nakikita yung kinakain nila. Lulunan na nang lulun yan. Kaya kailangan lilinisin natin. Kasi matagal ko nang binili itong mais na ito. Nakaseparate.
natin na yun, maraming dumi, oh. May mga kuto, oh. Kaya pala, ano eh, parang may, ano eh, amag eh. Kasi kinain ng kuto yun, pupulbos. Yan, na, kinalilinisin mo yan eh. Ang ganda naman itong mais, kaso medyo matagal na naimba, kaya nagkakaro ng ano. Hindi lang naalis yung mga sapal. Kaya nang pagka nagpapakain ka, i-chicken mo kung maganda rin yung kinakain nila. Kasi minsan pag kumain ng mga sapal, yung mga hindi nagbabago yung timbang ng ano ng kalapate. Kailan laging 100% yung pinapakain mo para pagpunta sa katawan ng kalapate. Kasi yung mixture, yun na pinag-uusapan dyan, yung mixed grain eh. Yung timpla mo. Ito kasi sandi kong timpla to eh. Hindi ko pinagkakatiwala sa iba yung timpla ko. Kaya maintain na maintain ko yung timbang ng kalapate. Kasi importante rin tinitimbang natin ng kalapate para alam natin kung alam mo, nanalo yung kalapate. Alam natin kung ano yung timbang ng kalapate. Kaya ako nagtitimbang, nagtsatsaga akong magtimbang para alam ko kung anong timbang ang naging panalo niya. Ganun po. Madali lang naman eh, pag sanay ka na, alam mo na yung gagawin mo. Kasi marami sa mga member, hindi naman nagtitimbang eh. Ako nagtitimbang talaga. Para makasiguro kung anong weight nung kalapate nung umalis ka rito sa bahay. Importante po yun. Pero yung iba, hindi nagtitimbang. Paramihan, hindi naman nagtitimbang. Bumibili lang sila ng patakain. Ako hindi, may sarili akong timple. Kaya tinitimbang ko. Tapos ang kalapate, tinitimbang ko rin. Ganun po yun. Uy, manok, tinitimbang, diba, sa derby. Para alam kung malalaman mo, pag kinarga mo, alam mo yung bawat isa. Bawat karga mo sa club, titimbang mo yung bawat isang kalapate. Pag uwi, titimbangin mo pa rin bawat isa. Para alam mo kung ano yung nawala sa kanyang, ano, yung bigat. Para alam mo rin kung gano'ng karami ibibigay mong pagkain. Ganun po yun. Kaya ako pag nagpapakain po, may sukat din yung pagkain ko. Ang kinakain nila lahat-lahat, 3 kilo. Isang kainan. Ganun po yun. Yung mga nito, nahahalo ko na ito. Yung timbang ko po na yung patoka ko po may competition bawat buto po yan, kaya alam ko kung ganong karami ang dapat ibigay ng mais, ganong karami ibigay na green peas. Hindi po yung tansya-tansyahan lang, wala pong tansya-tansyahan sa pagkain. Hindi po ako nagtatansya. Gusto ko sigurado yung kinakain nila. Kaya alam ko kung anong kaya yung mga ibong ko marami pong pang-consistent. Kasi alam ko yung timbang yung pagkain. May mga given po yan. Kung ano yung required na kailangan ng timbang ng kalapate,
papunta dun sa ano, sa release point, yung sinasabing release point. Ganun po yun. Hindi yung bigay ng gamot, bigay. Nag-iiba yung timbang kung ano-anong gamot ang bibigay mo eh. Yung iba, nagbigay na ng B-complex sa tubig. Tapos nagsubo pa ng B-complex eh. Pareho lang din yung sinubo eh. Sa iba ng ano. Computed po yan. Yung protein yan. Bigay na bigay yung protein yan. Kung ilang protein yan, iba yung carbohydrates niyan. May pulse din yan. Tapos yung fiber niya, kailangan nasa ayos din yung fiber niya. Ito kasi ang karera. Nakala nyo, ganun-ganun lang ang karera. Carbohydrates niya, laki yung kanyang protein, no? Laki yung pulse niya. Tama-tama lang po yan. Ito na yung kalapate. Magitan yung pagano. Wala ang kalapate po, magano kumain. Ayan po yan. Siguro na ba nasiyang kayo sa aking maginawa ito sa araw na to. Bumili ako ng patuka, pakain, at medyo bumili ng mga mineral, no? Sana natuwa kayo at na siyahan, no? Natunayan nyo yung aking mga video. Pasalamat po ako sa inyo na sa panonood natin. Panonood niyo itong aking video. Sana kayo makalimot na mag-share, mag-like, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you po.